Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Esme Newman at ako po ang magiging tagapagturo nyo sa kursong ito na tinatawag na Christian Foundations. Ang kursong pong ito ay napaka-importante dahil ito po yung required course. Out of the 8 courses na kailangan nyong i-take para kayo graduate ng Diploma in Biblical Studies. At importante rin siya kasi ito yung kurso na magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa mga basic, no, or foundational information or knowledge or theology na napaka-importante para matuto tayong magturo ng tama, no, tungkol sa Biblia at tungkol sa salita ng Diyos. So para mas maintindihan natin kung tungkol saan itong kursong ito, ibasahin po natin yung syllabus. So sinali ko siya sa PowerPoint, so we'll just go through the syllabus. So again, ang title ng kurso ay Christian Foundations. Ito po yung syllabus, ang title niya, Christian Foundation. It's equivalent to 3 credit units. Ang ibig pong sabihin, kailangan niyo po ng 30 clock hours para ano na mag-aral, no, o makinig ng lectures. So, ang description ng course ayon dito, this introductory course covers the basic concepts of Christianity. So, pag-aaralan natin yung mga basic na katuruan ng Kristyanismo. At ito ay mga doktrina na kasama ang tungkol sa Biblia, sa Diyos, kay Jesus Christ, humankind o sa sangkatauhan, Holy Spirit, ang simbahan, ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. Pag-aaralan din natin yung mga anghel, no, at ano ang mga paraan para lumago sa ating buhay Kristiyano. So sabi po dito, habang sa ating pong pag-aaral, pag natapos natin yung 30 hours, ito po dapat yung mga dapat ay alam nyo na. Una, dapat marunong na kayong mag-explain kung ano yung Bible at para saan yung Bible. Ano ang katuturan niya sa ating buhay. Pangalawa, matututot kayo dapat kung alam nyo na dapat meron na kayong sapat na pag-intindi tungkol sa Diyos at marunong na rin kayong magpaliwanag, no, kung sino si Jesus at ano yung kanyang mga ginawa para sa atin, para sa sangkatauhan. Pang-apat, dapat matuto na rin kayong mag-explain o magpaliwanag kung sino ang Holy Spirit. Ganon din kung ano ang simbahan at para saan ang simbahan. Marunong na rin kayo mag-explain, magpaliwanag ng doktrina na tungkol sa kaligtasan. At mas meron na kayong malalim na pag-intindi kung sino yung mga anghel, ba't sila nilikha. Pangwalo, dapat marunong na rin kayong meron na kayong alam kung paano ba talaga mag-aral ng Biblia sa paraan na mas maiintindihan natin at sa paraan na pwede nating ituro, no, sa tamang paraan. At pangsyam, magkakaroon kayo ng kaalaman kung paano lumago sa inyong buhay Kristiyano. So ito yung mga requirements para pumasa kayo sa kursong ito. Una, dapat basahin niyo yung libro na binigay sa inyo, no, na kasama ng pag-aaral ng kursong ito. Pangalawa, mayroon pong test or examination. So pagkatapos ng lectures ng 30 hours, kayo po ay mag-i-exam, no? Kailangan maipasa niyo yung exam. Pangatlo, mayroon pong field project. Ang expectation po namin, gamitin niyo ang material na ito, yung mga natutunan niyo, ay ituro niyo rin sa iba. So hindi po kailangan sa eskwelahan, ano? Pwede niyo ituro sa Sunday school o kaya sa simbalay, no? Or one-on-one, meron kayong dinidisciple, ganyan. Pang-apat, may requirement din po na i-memorize nyo daw yung John 3:16. At pang-lima, mag-research kayo. So dahil ito po ay totoong eskwela, dapat matuto tayo kung paano mag-research. At ang aming pong suggestion ay puntahan nyo yung website. Actually, website ng Newman Ministries, BibleTeachingAbout.com. So tandaan nyo po siya. Ito po yung pangalan ng aming website, BibleTeachingAbout.com.
Kasi lahat po ng pag-aaral dyan nagsisimula sa Bible teaching, like Bible teaching about angels, Bible teaching about worry, Bible teaching about leadership. Kaya madali siyang tandaan. So, ang recommended reading po, ang nire-recommenda namin na basahin nyo, of course, unang-una sa lahat, ang Biblia. Dapat po meron kayong Biblia na kung Tagalog or English or Bisaya man ay yung inyong maintindihan at sa lingwahe na inyong naintindihan. Ngayon po, dahil po ito ay diploma, so the module or this course is taken on a pass-fail basis. Pero yung pong exam nyo ay yung grade nyo dun sa test ay ire-record po sa inyong transcript. So ito po yung dahilan o purpose ng Newman Bible Academy, or ito po yung pangalan kasi ng eskwelahan natin sa Amerika. Dahil hindi pa tayo recognized as a school dito sa Pilipinas, so bale, kumbaga nag-aaral kayo sa isang eskwelahan na mula pa sa Amerika. So ang magko-confer sa inyo ng degree ay itong Newman Bible Academy na nakarehistro sa states, no? Sabi dito, itong academy nito ay exists, no? Ay narito to train men and women for worldwide Christian ministry. So ang aming pumpakay ay mag-equip ng mga Christian workers. Kasama na po dyan yung mga pastor, missionary, Bible teachers, and lay workers. Ang gusto po namin na maging matatag ang inyong pananampalataya upang kayo po ay maging tapat sa pagproklama ng gospel at pagdepensa ng katuruan ng mga turo sa Bible. The purpose is pursued through training in Bible, theology, and practical ministry, plus the development of personal, spiritual maturity and zeal. So ito pong walong kursong ito ay pinagsama-sama namin dahil sa amin pong pagsusuri at napag-desisyon namin na ito yung mga kurso na makakatulong, no, sa inyo. Hindi lang sa magbibigay ng kaalaman tungkol sa pag-intindi, tamang pag-intindi ng doktrina na tinuturo sa Biblia, kundi bibigyan din kayo ng mga practical knowledge para na makakatulong sa inyong ministry. For example, meron kaming kasama dito sa walong kurso yung evangelism. So, in that course, matututo kayo kung paano mag-share ng gospel, you know. Yung kurso in leadership and management, matututo kayo kung paano magplano ng mga ministry nyo. Ganun din, meron ding isang kurso na counseling. So matututo kayo kung paano mag-counsel ng mga miyembro sa simbahan o mga kasama nyo na naglilingkod sa Panginoon, no, sa simbahan. Lahat po naman kasi ng tao ay nangangailangan ng counseling, no? So, ang manggagawa po ng Panginoon ay dapat meron ding kaalaman kung paano makatulong, no, sa ibang nangangailangan ng counseling. So, the academy is global in nature. Ibig sabihin, hindi lang dito sa Pilipinas. Nakarehistro siya sa Amerika, pero meron pong Newman Bible Academy, like for example, sa Africa, sa India, sa South Pacific. At sa kabutihan ng loob ng Diyos ay nandito na rin sa Pilipinas. So, umpisahan po natin, no? Ano po ba ang pag-uusapan natin dito sa kursong ito? Marami po tayong mga sasagutin na katanungan. Unang-una, ano nga ba ang Bible, no? Siya nga ba ay salita ng Diyos? At paano tayo makakasiguro na ito nga ay salita ng Diyos? Pangalawa, sino ba ang Diyos? Anong klase siyang Diyos? At ano ba yung kanyang purpose o pakay, no, sa sanlibutan? Pag-aaralan din natin kung sino si Hesukristo at ang kanyang mga ginawa, no, para sa atin. Pag-aaralan din natin ang sangkatauhan. Sino ba talaga tayo? Bakit ginawa ng Diyos ang mga tao? Pag-aaralan din natin kung sino ang banal na spirito. Totoo ba siya? O baka naman siya ay hangin lamang?
pag-aaralan din natin kung ano ang simbahan at para saan ang simbahan. Ano talaga yung pakay o purpose ng Diyos sa simbahan. Ganon din, pag-aaralan din natin kung ano ang mga mangyayari sa kinabukasan. Ano, narinig niyo na siguro yung Antichrist, Tribulation. Ano? So, titignan din natin kung ano yung tinuturo ng Biblia tungkol sa topic na yan. Pagka nasagot natin lahat ng tanong na to, masasagot din natin yung mga tinatanong natin tungkol sa ating buhay at sa ating sarili. Malalaman at maintindihan na natin kung sino nga ba tayo, bakit tayo nilikha ng Diyos, at saan tayo patungo. Ano ba yung buhay sa kabilang buhay? No, so ito po yung tinatawag na existential questions, no, na tinatanong ng lahat ng tao. So, makinig po kayong mabuti, basahin niyo ang inyong libro at marami po tayong matututunan. So, umpisahan po natin. Ang una nating pag-aaralan ay ang Biblia. Nagkabaliktad po yung ano, yung ating PowerPoint. Isa po sa ating sasagutin pala, nga pala, ay tungkol sa kaligtasan. Ano ba talaga ibig sabihin ng kaligtasan? At paano ba naliligtas, no? Pag-aaralan din natin ang mga tungkol sa anghel. Sino ba sila? At anong mga trabaho nila? Paano ba mag-aaral ng Biblia in such a way na maiintindihan natin siya? At lastly, meron ding chapter na magtuturo sa atin kung paano lumago sa ating buhay Kristiyano. So, umpisahan po natin. Ang una pong chapter ay tungkol sa Biblia. So, ano nga ba ang Biblia? Ang Biblia po, ang tanging mensahe na ipinakilala ng Diyos sa sangkatauhan. Ibig pong sabihin, wala nang ibang sources of information na kung saan makikilala mo ang Diyos at ang kanyang pakay sa sangkatauhan. Wala nang ibang libro, Bible lang ang tanging libro kung saan makikilala natin at maiintindihan natin kung sino ang Diyos at ano ang pakay niya sa atin, no? Sa sangkatauhan. Now, sinabi dito na we cannot possibly know everything about God. Ibig sabihin, imposible naman na maintindihan natin ang lubos ang Diyos. Bakit? Dahil Diyos siya, maliit lang ang utak natin, no? Kung lahat ng pwede mong malaman tungkol sa Diyos ay pwede mong malaman, ibig sabihin, maliit yung Diyos mo. So, actually, ako, mas gusto ko na hindi ko siya lubusang pwedeng makilala kasi kung hindi, kung ganun nga, ibig sabihin, maliit yung Diyos ko. So, pero, ito ang maganda, no? Hindi natin pwedeng malaman ang lahat ng pwedeng malaman tungkol sa Diyos, pero binigyan niya tayo ng sapat na kaalaman para makilala natin siya at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. O, di ba maganda yon? So, ibig sabihin, enough, you know, yung ni-reveal niya o pinakilala niya tungkol sa sarili niya para maintindihan natin kung sino siya at magkaroon tayo ng relasyon sa kanya. So, yun naman ang gusto ng Diyos. Makilala natin siya at magkaroon tayo ng personal na relasyon sa kanya. Now, sa Biblia po, may dalawang klase ng tinatawag na revelation. Ang una, ang tawag ay general revelation. Yung general revelation po, ibig sabihin yung nature. Ibig sabihin yung nilikha niya, no? Kagaya ng langit, mga puno, mga hayop, noon. Imposible na tumingin ka sa langit at makita mo yung mga bituin, araw, buwan. And of course, kahit yung mga ang siyensa po ay hindi nila malirip ng lubusan kung gaano kalaki ang universe. No, wala pang nakakalam kung hanggang gaano siya kalayo, ilang milyon o bilyon ang mga galaxies, mga planeta, mga no. So lahat po ng tao pag tumingala at nakita ang mga
bagay na bagay na nasa langit ay hindi they cannot help, you know, but as somebody must have made this, no? So kaya kahit saan pong lugar kayo ng mundo magpunta ay may relihiyon. Bakit? Kasi ang mga tao, pag tumingin sila sa nature, imposibleng hindi mo isipin na merong makapangyarihan na lumikha ng lahat ng ito. No? So yun ang general revelation. Kaya sa general kasi, nagpapakita siya na may Diyos, pero hindi mo alam yung specific tungkol sa kanya. Anong klase siyang Diyos? Anong pangalan niya? No? Anong itsura niya? Ganon. So, isa pa pong parte ng general revelation ay yung konsyensya natin. No? So, bakit meron tayong kaalaman, innate knowledge na merong tama at mali? Saan galing yan? Kung totoo po, kagaya ng turo ng iba, na tayo ay mga aksidente lamang, bakit meron tayong konsyensya? Ano? Bakit merong standard ng right and wrong? Kahit ano pong lahi, kahit saan parte ng mundo, ang mga tao, merong batas, no, na batayan na nagsasabi kung ano po yung tama o ano yung mali. Saan galing yun? No? So, ito rin ang isang katibayan na merong Diyos na may likha ng lahat. At ang Diyos na ito ay siyang pinagmulan, no, ng standard ng right and wrong. Tapos pangatlo, yung management ng universe, ang ibig sabihin, bakit po yung mga bituin ay hindi nalalaglag ang araw, ay hindi lumalamig, at hindi tayo nahuhulog sa planeta natin, no? So, lahat po ng nature, you know, is operating in such precision, no? La, at kaya ang araw ay 24 hours, no? Hindi lang yun, no? Pag tinignan natin yung katawan natin, meron tayong napaka-precise ng ating temperature. Pagka tumaas ng konti yung temperatura mo, ibig sabihin may sakit ka, ganun din kung bumagsak siya ng konti. Ganun din yung blood pressure mo, no? 120 over 70 ang normal. Pag medyo lumayo ka na dun, ibig sabihin may sakit ka na, ganun din yung blood sugar. No? So, bakit napaka-precise? Hindi lang ng general, the universe in general, pero kahit na down to our cellular level, ay parang meron siyang sinusunod na batas. No? So, yung general revelation, as we said, ay kaya siya general kasi hindi specific. Hindi natin alam kung sino yung Diyos, anong pangalan niya, and ano yung tinutukoy ng general revelation, yung nature, yung konsyensya natin, and management of the universe. So, basahin po natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa general revelation. Basahin ko muna sa English, tapos ipapaliwanag ko sa Tagalog. Sabi po dito, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress the truth in unrighteousness." Ibig po sabihin, ang poot ng Diyos ay pinakita niya mula sa langit laban dun sa mga walang dino Diyos at dun sa mga masasamang tao na, sabi dyan, sinusuppress nila yung truth. Alam nyo ba ibig sabihin ng suppress? Ibig sabihin, nandyan siya pero tinatago mo, ayaw mong lumabas. No? Ayaw mong lumabas yung katotohanan. Pero, andun siya. So, sabi sa verse 19, "Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them." Bawat nila lang po ay binigyan ng Diyos ng kaalaman na may Diyos. So, lahat ng tao, bago pa ipanganak, ay meron na tayong kaalaman na may Diyos. Kaya halos lahat ng tao, kahit sa ampanig ng mundo, ay mayroong dinodiyos o may sinasamba o naghahanap ng sasambahin. No, kasi instinctively, alam mo may Diyos eh. Nilagay kasi niya yun dun. No? "Because that which is known about God is evident within them." For God, siya mismo ang naglagay nun sa, lab,
sa loob natin o sa puso natin. Hindi lang yon, hindi lang sa internal, no, yung sa loob natin, kundi yung mga bagay-bagay, lahat ng nilikha niya na nakikita natin sa ating paligid ay isa ring pruweba na may Diyos. Sabi sa verse 20, "For since the creation of the world, His invisible attributes, that is, His eternal power and divine nature, have been clearly perceived, being understood by what has been made, so that they are without excuse." So, hindi ka lang niya nilagyan ng instinct na alam mo may Diyos. Pinakita rin niya sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. No? Sabi ko kanina, mga bituin, ang araw, ang bundok, ang dagat, mga isda, no? So, hindi pwede mong tignan ang mga bagay na yan. Hindi lang yun, tao rin, no? Hindi ba ikaw, ako, ay isang milagro, no? Nagsimula lang tayo sa sinapupunan ng ating ina na isang dalawang cell na nagsanib, no? Tapos, unti-unting dumami. Tapos dati mukha lang tayong butete. Tapos unti-unting nagmisto lang tao. O nagkaroon ng, as the cell divided, no, meron na siyang kamay, paa, meron ng puso, no, nagpa-pump ng blood. Merong kang utak, no, na later ay nagbibigay ng kaisipan. Hindi po ba milagro yun? No? Hindi po ba yan patunay na meron ngang Diyos na naglikha sa ating lahat at lahat ng nasa ating paligid? Kaya nga sabi dito ni Paul, they are without excuse. Sino yan? Yung mga tao na nagsasabi na walang Diyos o ayaw magpasakop sa Diyos. For even though they knew God, so alam nilang may Diyos, they did not honor Him as God or give thanks. Ayaw nilang kilalanin ng Diyos, ayaw nilang magpakilala sa magpasalamat sa Diyos. At dahil dito, sila ay naging futile in their reasoning, ibig sabihin, para silang naging mangmang. Mabaga, ang tanga mo. Pag hindi mo inamin na may Diyos at hindi ka nagpasakop sa Kanya. Yun ang sinasabi ni Pablo, no? Yun ay kamangmangan o katangahan, no? So their senseless hearts were darkened. Hindi lang yun, umitim pa ang kanilang puso, no? Dahil sa rejection nila sa Diyos. No? So isa pa pong verse, isa pang passage sa Biblia na nagsasaad ng patunay katunayan ng na may Diyos ay matatagpuan sa Kolose, no? Si Paul din ang nagsulat nito. Sabi niya, "For by him all things were created." Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Both in the heavens and on earth, lahat ng nasa lupa, lahat ng nasa langit. Visible and invisible, yung mga nakikita at hindi nakikita. No, whether thrones or dominions or rulers or authorities. So, ibig sabihin nun, ano yung mga invisible? Aba, eh, yung mga anghel, mga espiritu, no, na hindi natin nakikita. Pero nevertheless, sila ay kasama na nilikha din ng Diyos na nasa ating paligid, hindi lang natin sila nakikita. Lahat daw ng bagay ay nilikha ng Diyos, no, through Him and for Him. Ginawa niya lahat para sa Kanya. So, pag-isipan niyo yan ng mabuti. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanya. So, hindi po tayo para sa atin. Meron po akong librong binabasa ngayon na ang title niya ay You Are Not Your Own. No, hindi ka para sa sarili mo. Ginawa ka ng Diyos para sa sarili niya, para sa kanyang kapurihan. Ang problema po natin ay iniisip natin, ang buhay natin ay para sa atin. No, kaya yung mga plano natin, gusto natin, no? Pero sa totoo lang, dapat po ang lagi nating iniisip, anong kalooban ng Diyos para sa atin. At ang kalooban niya ay para sa Kanya. Ibig sabihin, para sa Kanyang kapurihan. Sabi po sa verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together.
So, siya po ay nanguna sa lahat ng bagay. Siyempre, kasi siya ang lumikha, di nauna siya. Di naman pwedeng mauna yung nilikha dun sa lumikha, di ba? At dahil sa kanya, all things hold together. Ibig sabihin, lahat po ng nilikha niya, kasama tayo dun, nature, ay hindi, like for example, yung mga planeta, hindi nagliliparan, ano, ang mga bituin na hindi nagbabagsakan, ang araw ay sumisikat at pumababa sa gabi. O, ibig sabihin, umiikot yung planeta, no, sa araw dahil sa kanya. Siya ang may kagagawan. Siya ang nagme-maintain ng kanyang creation. Ganon. Ganon din, no. Yung kapatid ko po ay mahilig siyang gumawa ng mga furniture. No, dahil siya yung gumawa, lagi siyang binabantayan kung merong sira, kailangan niyang kumpunihin. No? Kasi pride niya yun eh. No, ganun din ang Panginoon, siya ang gumawa ng lahat, so siya rin ang nagme-maintain. So, although merong nagsasabi ngayon na ang mga tao ay may kapangyarihan na sirain ng sanlibutan, yung pong lumikha ng lahat ng ito ay merong kakayahan at kapangyarihan na bantayan ang kanyang nilikha. No? Hindi ko sinasabi na babuyin natin ang dagat o ang sanlibutan o ang nature, no? Maging tayong good citizen, no? Wag nating ikalat ang ating mga basura, for example, sa dagat, no? Hindi naman po talaga maganda yan para sa mga isda at sa ating kapiligiran. But at the same time, ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan na i-maintain at kung gusto niya, gunawin ang kanyang ginawa. So, yung po yung general revelation. So, in review, ano po yung general revelation ng God? Yung pamamaraan na pinakilala niya ang sarili niya sa general way, no? Kasama po dyan ang nature, yung creation niya, yung konsyensya natin, at yung management ng kanyang universe. Pero meron pong pangalawang klase ng revelation. Ang tawag po ay special revelation. Sabi po sa Hebrews 1, verses 1 and 2, God, after He spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom He also made the world. So, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta noong unang panahon, at ito pong mga nakaraang araw, sabi dito, in the last days, has spoken to us in His Son, ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino po ang kanyang anak? Si Jesus. Na inappoint niya na maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. So, ibig sabihin si Jesus Christ po ang nag-create, no, ng lahat. So, ibig sabihin ito, yung general revelation, sabi ko kanina, hindi sapat para makilala natin kung sino ang Diyos. Malalaman lang natin na may Diyos. Palagay ko mayroong Diyos. Pag tumingin ka sa langit, sa lupa, o pag tinignan mo yung sarili mo, who, you know, of course, we are the apex, you know, of God's creation. Pero hindi mo alam, no, kung anong klaseng Diyos siya. Kaya yung iba, huminto sila sa general revelation. Kaya ang sinasamba nila, araw, bagyo, yung dagat, ginawa nilang Diyos. No, kasi nga yung nature is not enough for us to know kung sino yung Diyos na yan, anong klase siyang Diyos. Kaya nagpakilala in a specific way ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng special revelation. How? Sa pamamagitan ng kanyang salita. No, nagsimula sa mga propeta noong Old Testament. No, ibig sabihin sa Old Testament, ni-reveal niya kung sino siya sa pamamagitan ng mga propeta. Tapos sa New Testament, nagpakilala siya sa pamamagitan ni Jesus na kanyang anak. Of course, si Jesus ay isa dun sa Trinity, no? Diyos na nagkatawang tao.
para maipakilala niya ng husto kung sino nga ba talaga ang Diyos. So kung gusto mong makilala ang Diyos, kilalanin mo si Kristo. Kasi siya yung embodiment, no, ng God. So, sa 2 Timothy 3:14 to 17, sabi ni Paul, "You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the sacred writing, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus." So, ang kausap po, ang sinulatan po rin nito ni Paul ay si Timothy, yung kanyang disipulo. Sinabi niya na magpatuloy kang mag-aral, no, ng tungkol sa salita ng Diyos, sacred writings. Sabi niya, yun yung, ang ibig sabihin yung Biblia. And during their time, ang tinutukoy niya yung Old Testament. Tapos sa verse 16, sabi ni Paul, "All scripture is inspired by God." Alam niyo yung word na inspired, ang ibig sabihin ay God breath, hininga ng Diyos. No? Ibig sabihin galing talaga sa Kanya mismo. At beneficial daw siya, or makakatulong para sa pagtuturo ng katotohanan, para malaman natin ang ating mga kamalian. Yun ang rebuke eh. Masabihin sa'yo kung ano yung mali sa'yo. For correction, hindi lang sasabihin kung anong mali, pero sasabihin din ng Biblia kung paano mo iko-correct yung sarili mo o yung kamalian mo. And for training in righteousness, para tayo ay maging mabuti, or ano ba sa Bisaya ang righteousness, no? At para daw ang lahat ng tao, man or woman, ay maging capable, equipped for every good work. Ibig sabihin, lahat tayo ay matutong mabuhay para sa mabuting gawa. So, ang tinutukoy dito ay yung sacred writings, yung Bible. So, ang special revelation ay ang salita ng Diyos. Ang pagpapakilala niya sa pamamagitan ng spoken word, no? At hindi lang sinalita, na isulat din, na itala, which is the Bible. Tapos, yung anak niya, si Jesucristo, na nagpapakilala sa atin kung anong klase yung Diyos, sino siya. No? So, kung madidescribe mo si Jesus Christ, ganun din yung description ng God. No? So, ngayong nalaman na natin na may dalawa palang uri ng revelation, yung general ay hindi sapat, at yung special, yun ang nagbibigay ng sapat na paliwanag kung sino talaga yung Diyos. At yan po ay ang Biblia. So, yung Bible pala ay ang special revelation ng God sa tao para makilala natin kung sino siya. So, sino nga bang nagsulat ng Biblia? Of course, ang nagsulat, mga tao. No? Sabi ni Pedro sa kanyang sulat, 2 Peter 1:20-21, "But know this first of all, that no prophecy of scripture becomes a matter of someone's own interpretation. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God." Ang sinasabi dito ni Peter, hindi raw sila nag-imbento ng isusulat, no? Kung hindi, sila na nagsulat ng banal na kasulatan were moved by the Holy Spirit, no? Nilukuban sila ng banal na espiritu upang ang lahat ng kanilang naisulat ay galing mismo sa Diyos. Sabi sa John 10:35, "If those people to whom the word of God came were called gods, and the scripture cannot be broken." Hindi pwedeng mabali ang Bible, no? O sa madaling salita, ang Biblia po ay walang mali, no? So wala siyang mali, especially yung sa original. No, so ibig bang sabihin yung mga Bible natin ngayon may mga mali? Hindi po. Kasi ang Diyos din ay may kapangyarihan na i-preserve ang kanyang salita. So that yung original hanggang makarating sa ating henerasyon, ang kahulugan ay walang pagbabago. No, yung pa rin po ang yung original intent niya at meaning ay pareho pa rin.
Kung meron man pong pagkakamali, ay siguro nasa mga madalas na sa translation kasi mahirap po talaga mag-translate. For example, yung sa mga lugar na walang yelo, hindi nag-i-snow, paano mo ita-translate yung "and I will make you white as snow"? Like for example, sa atin, yung snow yellow. Pero sa totoo lang po, yung yellow tsaka snow ay hindi magkapareho. Ganon. So, yun ang kaibahan. Pero, kahit sa ang lingwahe, ganon pa rin naiintindihan ng mga tao kung ano yung ni-reveal ng God, no? Tungkol sa kanya at sa plano niya sa sangkatauhan. Now, how do we know na ang Biblia ay salita ng Diyos? Unang-una, the Bible claims to be from God. Yung Biblia mismo ang nagsasabi na siya ay galing sa Diyos, no? Sabi sa 2 Timothy 3:15, "And how from infancy you have known the holy writings, which are able to give you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus." Holy writing. Banal na kasulatan. Ibig sabihin ng banal, holy, ay galing sa Diyos, no? So, kumbaga ako mismo ang nagsasabi na ako yung asawa ni Willis. Bakit? Kasi ako yun eh. So, pwede kong sabihin sa inyo. So, parang ganun din ang sinasabi ng Bible. Ako mismo ang nagsasabi sa inyo na ako ay salita ng Diyos. The Bible itself claims to be from God. Isa pang napakalaking pruweba na ang Bible ay salita ng Diyos ay yung fulfilled prophecy. Yung mga sa Tagalog kasi hula, no? Mga propesya. Alam niyo ba na ang Biblia ay merong laman na 27% ng Biblia ay prophecy. Merong 1,800 na propesya na nakalista sa Biblia. Out of this 1,800, ang 300 ay tungkol sa unang pagdating ni Christ. Ibig sabihin nung pinanganak siya, no? So, saan siya ipapanganak, na lalaki siya sa Egypt, na pagsusugalan yung damit niya, na mamamatay siya sa krus, mabubuhay siyang magmuli pagkatapos ng ikatlong araw. So 300 na propesya tungkol sa kanya ay nagkatotoo, no? So sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat, "For we did not follow cleverly concocted fables when we made known to you the power and return of our Lord Jesus Christ. No, we were eyewitnesses of His grandeur." So parang sabi ni Peter dito, hindi kami na gumagawa ng kwento, gumagawa-gawa lang ng kwento. Nakita namin mismo, no, yung katotohanan at katuparan ng ipinangako niya, no? Na siya ay mabubuhay na maguli. "For he received honor and glory from God the Father when that voice was conveyed to him by the majestic glory, 'This is my dear Son in whom I am delighted.' When this voice was conveyed from heaven, we ourselves heard it, for we were with him on the holy mountain." So mga eyewitnesses sila. So hindi sila gumawa-gawa lang ng kung ano-anong kwento, no? Hindi siya kwentong barbero. Ano siya, yung totoong nangyari. In fact, nandoon sila nung naganap, you know, ang mga kababalaghan na nakita nilang naganap nung buhay pa si Kristo. Kasama na dyan yung, di ba, nagpakita ang nagsalita ang Diyos mula sa langit. Sabi niya, "This is my dear Son in whom I am delighted." Narinig nila mismo, nandun sila. Tapos sa verse 19, "Moreover, we possess the prophetic word as an altogether reliable thing. You do not pay attention as you would to a liar until the day dawns and the morning." So hindi siya pwedeng pagdudahan. No. Napakalinaw dahil sila mismo ang nakarinig at nakakita. So balikan natin yung mga propesya. Meron ba kayong alam na libro aside from the Bible na may mga propesya at lahat ng propesyang
naitala, hindi man lahat, kundi karamihan ng mga naitala na mangyayari sa ganitong panahon ay naganap nga. Sa Bible kasi, pag prophet ka, nagsasabi ka ng mangyayari from 10 years from now, for example. Pag hindi siya nangyari, kunyari yung hula mo, 10, siyam ay nang naganap. Pero may isang hindi nangyari. Alam mo ang gagawin sa'yo? Babatuhin ka hanggang mamatay ka. To be called a true prophet of God, kailangan 100% na magkatotoo yung pinaprophesy mo. No, so ganun din ang Biblia, lahat ng mga sinabi ng mga prophets, no, o ng ni Jesus mismo na mangyayari sa kanya ay naganap nga, no? At marami pang hindi nagaganap. Of course, marami pang prophecy na mangyayari, no, sa kanyang pangalawang pagdating. So dahil yung mga naunang prophecy ay mga nangyari na, ibig sabihin, pwede nating pagkatiwalaan na yung mga prophecy na hindi pa nangyayari ay magaganap din. So ito po ang isa sa pinakamalaking katunayan na ang Biblia ay walang katulad. Wala pong ibang libro na nanghula o anong mangyayari at naganap nga. Bible lang. Pangatlo, ang Bible ay galing sa Diyos o mula sa Diyos o siya nga ay salita ng Diyos. Malalaman natin na ito'y totoo nga dahil sa testimony at mga milagrong ginawa ni Kristo. Now, Jesus performed many other miraculous signs in the presence of the disciples which are not recorded in this book. But these are recorded so that you may believe that Christ, Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. So maraming milagrong ginawa si Jesus. So bakit importante ito? Kasi yung mga milagrong ginawa ni Jesus, lumakad siya sa dagat, no? Nagbuhay siya ng patay. At hindi lang yun, siya mismo namatay, pero nabuhay na maguli at hindi na namatay. Maraming namatay pero nabuhay sandali, pero namatay pa rin. Si Jesus lamang, you know, ang tanging nabuhay at hindi na namatay. Instead, siya ay nag-ascend into heaven. Ganun. Yun po ang pinakamalaking katunayan at katibayan na si Jesus ay hindi tao lamang, kundi siya po ay Diyos. Katulad ng kanyang claim, no? Alam niyo po, si Jesus, hindi niya claim na siya ay magaling na teacher, no, rabbi, or mabuting tao na dapat tularan. Ang claim niya, he is God. No, kaya nga siya pinako sa krus. Alam niyo ba yung krimen niya? Blasphemy. Kasi yung mga Hudyo, sabi, ang blasphemy ibig sabihin, hindi ka Diyos, pero akala mo Diyos ka o nagjo-Diyos-Diyosan ka. Ganun. So, pero ang nangyari, napatunayan ni Jesus na siya nga ay Diyos nung siya ay nabuhay na maguli. Sa buong kasaysayan ng mundo at ng sanlibutan, wala pa pong nagkaganyan, namatay na nabuhay muli at hindi na namatay, kundi na natiling buhay. Si Kristo lamang. So, kung si Jesus nga po ay totoong Diyos, no, na napatunayan niya dahil sa kanyang resurrection, and Jesus believed that the Bible is God's word. So, ibig sabihin, pwede nating, bakit hindi natin paniniwalaan si Jesus? No, dapat maniwala din tayo tulad niya na ang Bible ay salita ng Diyos. Sa Titus 1:2, nakasulat, "In hope of eternal life, which God who does not lie, promised before time began." So, yung lingwahe po rito, ang God who cannot lie actually dapat. Hindi sa ayaw niya magsinungaling kung hindi siya marunong magsinungaling. Kumbaga, yung baboy ba pwedeng lumipad? Hindi. Kahit pilitin niya, it's against his nature. Wala sa kanyang, hindi natural sa kanya na lumipad. Ganun din, hindi natural sa Diyos ang magsinungaling. No, so ang Biblia, ang salita niya ay katotohanan dahil sa kanya mismo galing at siya mismo ang nagpatunay na ito nga po ay kanyang salita. So in summary, ang Biblia,
ang Biblia po ay hindi nagbibigay ng, di ba, na deception, hindi nanloloko, no, o nagtuturo ng kasinungalingan. Ang Biblia rin ay kompleto, madaling maintindihan, authoritative, meaning meron siyang authority. Bakit? Kasi galing sa Diyos. Kumbaga, kung naka-receive ka ng order, no, na mismong presidente ang nagsulat, hindi mo ba susundin? No? Kasi merong galing siya sa otoridad. So, ganun din. Ang Biblia ay may otoridad dahil ang nagsulat ay walang iba kundi ang Diyos. Sinabi din dito na ito ay walang mali, without mistake. At least yung original manuscript niya, no? Pero kung meron mang mali, ay hindi naman nabago ang kahulugan. No? Alam niyo ba, kasi nung unang panahon, no, yung Bible, paano siya napapasa, naipapasa, no? Hanggang makarating sa ating henerasyon, wala pang printer noon, walang internet. Hindi mo pwedeng i-copy-paste. So, ano siya, manual, sinusulat. Tapos, yung papel pa nila, madaling masira, no? So, madalas ang kopya. So, meron pong mga tinatawag na mga eskribo nagkokopya ng Bible o ng mga old manuscript para ma-preserve yung ano, yung libro. So, alam niyo ba kung paano sinusulat yung ano? Paano sila nagkokopya? Sandali, hanap ako ng libro. So, kung ito po yung kanilang kinokopya, kung tayo po ang kokopya, ang gagawin natin, umpisahan natin dito, no? Umpisahan natin siya dito. At kukopyahin mo yung linya, no? Sa kanila po hindi. Ang kinokopya nila ay letra, no? So, umpisahan nila. Kung T ang umpisa dito, dapat ikaw din, yung kopya mo, T din ang umpisa. Kung ang dulo niya ay E, dapat E din yun sa'yo. O di madali lang yung unang linya. Hindi pa sila nagkasya doon. Ang gagawin nila, kikunin nila yung pinakagit ng letra, hindi word, a letra, na sa gitna ng ano, ng papel, ng manuscript. No? Kung ito yung gitna niya, tapos kunyari, ang nasa gitna is H. Aba, dapat yung kopya mo rin. H din siya. Tapos, ang dulo niya, ganun din. No? Kung ano yung last letter dito, hanggang dun sa dulo, dapat pareho lang sa'yo. Pagka mali yung letra mo sa gitna, ulitin mo siya ulit. No? Kaya napakahirap po at konti lang ang mga nagiging magaling na eskribo. Hindi ka pwedeng magkamali sa pagkopya mo. No? So, sa palagay niyo ba, may kapangyarihan ng Diyos na i-preserve ang kanyang salita? Of course. No, gusto niyang i-preserve yan para makarating sa ating henerasyon at sa susunod pang henerasyon na hindi nagbabago ang kahulugan. Hindi ba? Kamangha-mangha ang Bible. So, bakit binigay ng Diyos ang Biblia? Una, gagamitin niya ang Bible bilang standard ng judgment niya against unbelievers. Sabi sa John 12:48, "The one who rejects me and does not accept my words has a judge. The word I have spoken will judge him at the end, at the last day." The word I have spoken will judge him at the last day. So, sa last day, sa araw ng paghuhukom, gagamitin ng Diyos ang Bible. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po kasi yan binasa eh. So, hindi ko alam yung nandyan. Nagda-drive kasi ako eh, no? For example, nagda-drive ako sa may downtown, sa Davao. At nag-overspeed ako. At nahuli ako ng pulis. At ang sabi ko sa pulis, ay, hindi ko po kasi alam yung ano, na 40 lang pala yung, o baka 30. Na 30 lang pala yung speed limit dito. Ignorance is no excuse. So, kung hindi mo alam, ba't di mo alam? Una sa lahat. No? Ba't di mo inalam? Kung nadadrive ka, dapat inalam mo yung batas na tungkol dun sa
pagdadrive. Ganun din, ginawa tayo ng Diyos. Nilikha niya tayo para sa Kanya. Sinulat niya, no, upang ipaliwanag sa atin kung sino siya at anong kanyang kalooban. Ngayon, kung hindi mo siya binasa, ay kasalanan mo. No? So, hindi siya excuse. Darating ang panahon, sa panahon ng paghukom, gagamitin niya ang Bible para husgahan ang mga tao na hindi naniwala sa kanya at sa kanyang salita. Isa pa, ang Bible ang nagtuturo sa atin kung paano maligtas. No, sabi sa ni Paul, no, sa sulat niya kay Timoteo, "And how from infancy you have known the holy writings which are able to give you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus." So, yung holy writings ang nagbibigay ng kaalaman kung paano tayo maliligtas. At ganun din, ang Biblia ay nagbibigay sa mga mananampalataya, no? Kagaya natin, mga Kristiyano, diyan natin matututunan ang mga tamang doktrina, anong mga ating pagkakamali, paano itatama ang ating pagkakamali, at mga instruction din kung paano magsilbi sa Kanya, paano magmuhay. No, binasa na natin ito kanina na ang lahat ng kasulatan ay God breath, galing sa Kanyang hininga, nang ibig sabihin ng inspired, and is profitable for teaching, reproof, correction, and for training in righteousness. So, ano pa ang isang dahilan ba't binigay ng Diyos ang Biblia? Para ma-equip tayo for every good work. So, kung gusto nyong malaman kung paano ba dapat talaga magsilbi sa Panginoon, dapat basahin natin ang Bible, no? So, the Bible also reveals God and His plan for the universe. So, sa Bible mo lang makikilala kung sino talaga ang Diyos, anong klases ang Diyos, at ano yung plano niya sa universe at sa ating buhay. At dito po nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa Biblia. By the way, sa seminary po, ang tawag dito ay bibliology. Biblio is Bible, ology is the study of. So, bibliology is the study of the Bible. So, natapos po nating pag-aralan ng Biblia. Ang susunod po nating pag-aaralan ay ang doktrina na patungkol sa Diyos. Sa English po, ang tawag dito ay theology proper.